Nagsama-sama sa isang Sabbath Fellowship ang mga retired literature evangelists sa teritoryo ng Central Luzon Conference. Layunin ng kanilang pagtitipon na mapasigla ang kanilang hangarin na muling magkaroon ng bahagi sa canvassing ministry o pagdadala ng mga libro sa bawat tahanan at tao. Ang kabuang detalye sa masaya nilang programa nasa Balitang May Pag-asa ni Bren Estrito. Mahigit 100 Adventista na ang karamihan ay mga retired literature evangelists ang magkakasamang sumimba sa Kabading Adventist Worship Church, Barangay San Jose, Antipolo City. Ang kanilang pagtitipon ay tinituring ding reunion ng mga retired na kolpultor na naging bahagi ng ministeryo sa paalimbagan at pamamahagi ng mga libro sa loob ng 10-50 taon. At bilang reunion fellowship, ang nasabing pagtitipon ay dinaos sa pagnanais na buhayin muli ang kagustuhan sa puso ng bawat kolpultor na magkaroon ng aktibong pakikibahagi at suporta sa gawain ng pamamahagi ng mga libro at tuloy bumalik sa canvassing work. Lahat ng mga literature evangelists na kapatid ko at kasamahan ko atin ang sundin in preparation for that final destination. Kaya ibig namin bumalik na katulad ko, for the last 6 years, nandito ako muli sa gawain ng Panginoon. Alam ko na lahat ng ito ay mga on fire to. Talagang grabe yung aming commitment during the time. At dito ako na-train nung panahon na yun. Kaya ang aming purpose nitong pagsasama-sama para pabalikin, para lahat kami bumalik sa canvassing work. Ang programa sa maghapong araw ng Sabbath ay napuno ng mga awit papuri. Mga patotoo tungkol sa pagpapala at pangunguna ng Diyos sa kanilang buhay at ministry. Ganon din ang mga mensahe na nakapuo sa damdamin ng mga butiing kulpultor na magkaroon ng papapasya at pagtatalaga sa gawain ng literature evangelism. Excited ako sa ganitong klase ng get-together at fellowship dahil nare-remind sa akin yung pagiging kulpultor natin. No? Nakita-kita uli kayo ng magkakasamahan, masaya sa feelings, maluwag sa kalooban, at the same time, mariremind mo yung mga past mo na nakakapagpalakas ng pananampalataya. Sa hapon, nagpatuloy ang programa sa mga ibinahagi pang mga testimony at nagtapos sa commitment message. Tayo sa kasama, tagumpay ang gawain ng Panginoon. Kaya, yun ang kanyang panukala rin. Tayo lahat ay magsama-sama, pati mas all on fire, on fire. Kasunod ng pagtitipong ito, inaasahang hahayo ang mga mahal na literature evangelist sa kanilang buong pusong pakikisangkot sa paglilingkod at gawain ng Panginoon. Layunin maghatid ng mga balitang mayroong pag-asa mula sa Antipolo City. Ako po si Bren Estrito, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.